Genesis 1 verses 26 to 28. Kanina pangalawa, no? Si Paul was a celebrated prisoner, no? Pwede nyo, ilan yung nag-escort sa kanya, pupuntang Cesarea, no? Pinadala siya ni Claudius Asia, si Felix. Ang escort niya ay 200 soldiers, 60 horsemen, saka 200 spearmen, so 460, no? Para mag-escort sa kanya. At siya ka-celebrated. Kung maalala nyo, eh, nagpa-balik-balik sa kanya yung isang governor. Ito na sabi, Felix or Festus, Felix yata yan. Parati niya ka, pinapatawag si Paul. Kunyari, mag-inquire siguro, sabi sa Bible, expecting to receive something. Kasi ang pagkakakilala niya kay Apostle Paul, mayaman, malaking grupo, imagine. Ganun kay Teresado, mag-audyos ko kanya, siguro malaking grupo ito, mayaman ito. Expecting na pagbibigay, nalagay sa kanya si Apostle Paul. So, yung mga negative things that happened with Paul, eh, naging instrumento ng Diyos para lalong ma-broadcast ang gospel. Actually, sabi niya, I am ready to die. Pero yung kanya mga pag-appeal na magpunta pa hanggang Rome, pagkarating hanggang kay Emperor, actually, just buying time at the same time, tinetake niya as opportunity to spread the gospel even doon sa capital of the Roman Empire, nasa Roma. At naging ano naman yan, naging fruitful dahil kahit sa Rome, nagkaroon ng mga converts. Isang kasa na convert kahit sa preso, sa prison house, doon sa Roma, si, ano, si Onesimus, naalala niyo si Onesimus? Hindi yung may-ari ng mga barong na Onesimus, ha? Yung Onesimus na servant, yan ni Philemon. Ninakawa niya si Philemon, tumapas, nagilang mo sa Rome. Nakabilang po din si Paul sa the same dungeon. Nasira siya ng gospel, na-save si Onesimus. Kaya napalaya niya si Onesimus, sabi ni Paul kay Philemon, huwag ka nang mangamba kay Onesimus. I-deliver na siya ngayon. So, nagkaroon ng results yung pagiging bilanggol ni Apostle Paul, no? Sa kahit anong mga situation na kinalalagin niya, always make use of it. At may na-maximize niya, hindi niya sinasayang, ano? Hindi siya nagmamakol, hindi siya naglulupasay, hindi siya nag-uumiyak. Kung bakit na kung kailan siya nililipot sa Diyos, sa kapag nangyari sa kanya mga ganon, no? Thank God for everything, sabi niya, everything, yes, thanks. Kaya may sabi rin eh. 1 Corinthians 5:18, everything, yes, thanks. Kahit na sabi ng buwan, maawin sila, di ba? Si, together with Silas. While they sang, the prisoners were curious, at tumahawit ang mga ito, even the Philippian jailor, di ba? Ayan, nung nagkaroon ng earthquake, sabi ni Paul, huwag kang matakot, huwag mo sakta ng sarili mo, you're all alive. What must I do to be saved? Opportunity na naman kay Paul yun, na mag-preach, di ba? Sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kaya sa mga situation natin, tayo dapat nagre-reklamo, ang huli, sabi ng Bible, everything in facts. Hindi natin alam eh. Ano pagiging resulta niyan eh? May mako-convert pala ng Philippian Jailor. May mako-convert pala ng Philemon, na Onesimus, di ba? May mako-convert pala sa Caesar's household. Di ba? Nagkaroon ng mga converts at Caesar's household. Dahil sa Apostle Paul ay nakapag-preach kahit po sa Kapitolyo ng Roman Empire. Okay, tayo dumako po sa ating mensahe sa araw na ito. Okay, the title of our message is Failure in Leadership. Ito po ay specially dedicated sa aming mga fathers. No? Happy Father's Day. Kailan ba talaga yung exact date ng Father's Day? Today or 12? Next week pa yung Father's Day. So, napa-advance pa. Next week, iba na. At least, tao na yung sanay natin.
So the title of our message is Failure in Leadership, Genesis 1:26-28. Genesis 1:26-28, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness." So before I continue with the verse, don't you know dito na image, hindi ho ito yung form. It is not a form. Hindi yung faculties, no? Ano ba yung meron sa Diyos? Tapos saan? Binigay sa tao, ang ginawang tao, no? Yan po yung mga faculties. Of a moral being. Ano po ba yung mga meron sa moral beings? And by the way, when we say moral beings, sino ba mga alam niyo mga moral beings? God is a moral being, right? Angels are moral beings. Man is also a moral being. Ano ba yung sabihin ng moral being? Sila po yung mga beings na may knowledge of what is morally right and what is morally wrong. So, yung mga hayop, we do not consider them moral beings. Instead, we categorize them as amoral, which means they have no idea what is morally right or morally wrong. Kaya magkakagatan sila, mag-aaway, o mag-delate kung saan-saan na lang, di ba? Like man, nagkukumbi pa tayo sa kwarto to do what we want to do, pero ang hayop, strike anywhere. Di ba? Mag-aaway kung saan-saan. So, walang pakundangan yan. Because they don't have any sense of what is morally right or morally wrong. Pero wala sila ng mga faculties na ibinigay sa mga moral beings kagaya natin. Kaya alam natin kung nung tama at mabuti, dahil sa mga faculties na yan, ano po ba yung mga faculties na yan? God gave us intellect. Yung sa mga animals, ay hindi mo yan dictated by intellect o kanilang mga actions, but by instinct. Bakit sila nag-aanap ng mate nila? Mapapangasawa. Eh kasi mating season, di ba? Kapag hindi na mating season, wala, walang pansinan yan. Tataka nga eh. Ang mga bear, mga polar bears, milya-milya, mga distansya niya. Pero how come, kapag mating season na, kahit yung libu-libong milya ang distansya nila, naaamoy nila kung saan sila nakakahanap ng makakamate nila, di ba? Kasi nga, ay mating season. So yan, instinct na lamang ng kanilang katawan, may body clock sila, kagaya ng mga salmon. Mga salmon, ipapanganak sa ilog, at pag na-hatch, sasama sa dali ng ilog, at iipot sa buong mundo, sa ng agos. At alam niyo po ba, bago sila mamatay, matetrace nila kung saan sila nanggaling. Matetrace ng mga salmon kung saan sila na-hatch. Ano? At kahit against the flow, ang tubig, kasalubukin nila yung waterfall. Lalamoy nila kung saan lumat yung waterfall, at pag narating nila yung lugar, kung sila na-hatch, kung sila yung itlog pa, doon na sila mangingitlog at mamamatay. At yung katawan nila na mamamatay, yun ang magiging pagkain ng susunod na itlog. Susunod na mga mahas na itlog. And the cycle will repeat itself. Kaya pagka na namatay ang mga ilog, ano, due to man, human intervention, pakikialan ng tao, masisira ang cycle ng buhay ng mga salmon. So yan, mga animal instinct lamang yan. Wild man, our actions governed by intellect. Malaking makikita mga hayop na nagpupulong-pulong, di ba? Nakita ba kayong hayop nagpupulong-pulong? Meeting ka tayo? Para sa ikawunla ng ating komunidad? Ano? Wala. Walang hayop na magawa niya. Tao nagpupulong. So, God gave man intellect. Kaya, alam natin ang morally right and morally wrong. So yun pong wangis na tinutukoy. Ating lalangin ang tao ayon sa ating wangis. Let us make man in our image. So this is it. Ito po yung image na tinutukoy dyan. What else? Will. Or self-determination. Binigyan ng Diyos ang tao ng kamayahan sa pagkapasya sa kanyang sarili. Without any constraints. Na walang pumipilit sa'yo. Kahit sa'yo, pinilit ako na gawin yun eh. Kahit mapinilit ka eh.
Kundi ka pumaya, tayo mong pigilin niyan. Giligyan ka ng Diyos ng will, ng pagpapasya, or self-determination. What else? God gave man affections, or emotions. God gave man conscience. Iba yung conscience natin. Andyan na yan. Sabi ng Bible, built-in yan sa tao. Yan ang nag-excuse or nag-accuse sa ating mga actions. In the book of Romans, chapter 1, I mean chapter 2, our conscience will either excuse or accuse our actions. Sasabihin ng conscience mo, mali ang ginawa mo. Now, the same conscience will tell you, sabagay, lahat naman, ginagawa yan. In excuse, either it will accuse or excuse. Pero itong conscience, hindi ho yan superior. Dahil ang conscience natin, pwedeng maging seared. Sabi ng Bible, it can become halos. Pwedeng maging ano yan, manghid. Kapag ka, the same sin is being done repeatedly, darating po yung point na magiging kalos na yan para yung kamay mo na parating magiging sa mainit. Pag nagkakalyo na yan, magiging manhid na yan sa mainit. Tubuktog ka ng gitara, sa mga unang araw, masakit yan. Pero sa katagalan mo na kaging gitara, mag-form yan ang kalyo, nasa yung sakit ng pagbihid, hindi mo na mararamdaman. Ganun din ang konsensya ng tao. Kaya ang konsensya, kailangan guided by the Word of God because sometimes our conscience can become kalos. So hindi rin siya superior guide for man. Pero even that, ano, binigyan pa rin ng Diyos sa tao ng konsensya. Okay? Ang hayop wala niyan. Walang hayop na naging guilty. Tao naging guilty. Okay? So yun po yung image. Hindi yung sinasabi ni Eric Soriano na nutuko dyan eh, ang Diyos may puwet kasi ang tao may puwet kasi daw ang tao hindi nakala mo sa wangis ng Diyos. Kaya kung ang tao may puwet, kinopia lang sa Diyos, hindi ang Diyos may puwet. Hindi ko yun ang formal tinutukoy doon. It's not that image. Ito yung image na tinutukoy sa Genesis 1 verse 26. Let us make man in our own image after our own likeness. Let's continue now. Genesis 1:26. And let them have dominion over the fish of the sea. So, isa pa yan sa image, you know, ability to rule. Kahit anong laki ng dinosaur, hindi nalilid ng dinosaur, ang pangayop, hindi rin nalilid ng dinosaurs, ang tao. Kahit gano'ng kalaki, no? Hindi pinag-usapan niya yung size ng katawan. What's the size of the brain? Di ba na yung dinosaur, tinlaki lang ng kamatis sa utak niya? Ang tala ng tao, pakalaki ng brain natin, ano? Sabi ng Bible, let them have dominion or exercise ruling, no? Let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So ito po kuman ng Panginoon, subdue it and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So let them have dominion. So God created man to rule. Although maraming intention, ano, kung bakit nilikha ng taap ng Diyos ang tao, no? Una na nga sa lahat dyan is to glorify Him. For thy pleasure they are and were created. For thou hast created all things, and for thy pleasure, hindi po para sa kapritso ng tao. Hindi niya ginawa tao para tao walang ibang paligayahin kundi ang sarili niya. Kaya nilikha ng Diyos sa tao para paligayahin ng Diyos, bigyan ng kaluguran. For the pleasure of God,
Kaya nga sabi ni Paul, either in life or in death, we will glorify God. Alam niyo ba sa, kung ngayon maraming tao, hindi nagpapasabog sa pagkapanginoon ng Panginoon, sa impyerno lahat, magpapasabog na. Ang sabi sa Book of Philippians, there will come a time when every knee shall bow, and every tongue shall confess, even the tongue of the unbelievers will confess that Jesus Christ is Lord. Nangyayari po yan pagka nasadlak na sila sa impyerno. Doon nila na makikita na hindi pala maging biro-biro ang Diyos. Hindi pala siya pwedeng i-ignore. Ngayon, napatunayan na. Ano sa kanila ngayon, patunayan ko na meron talaga Diyos at siya ang tunay na Diyos at hindi ang tao. At dahil hindi ko siya sinunod, eto ko ngayon nasa impyerno. Yan ang walang masasabi ang tao. Wala. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So the primary intention for God creating man is to glorify God. 1 Corinthians 10:31. Therefore, whatever we do, whether we eat or drink, do all things for the glory of God. Now, meron pang iba mga minor reasons, ano? Mga secondary, tertiary reason for God creating man, no? And that is for procreation. Para dumami ang tao. Ano? Magkaroon ng tao. Maraming pang iba mga dahilan, to rule. Ano? So yung mga ating bibigyan pansin sa araw na ito, no? Ang pamumunod ng tao. The rule of man. Kaya pinamagatan natin ating mensahe na failure in leadership. So man was created to rule. According to our passage, or according to our text, and let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Now we will read Genesis 3. Sa mga passage ang ating babasahin, ano? Sahin natin ito lahat. Maging beneficial ito. Alam niyo po, napaka-foundational ng Book of Genesis. Meron bang isang libro sa Biblia, wala naman tayong tatapon sa mga aklat ng Bible, ano? The 66 books of the Bible are all important, you know, they're all equally God's Word. Pero sa benefit at sa may tutulong, ano? In greater understanding of the Bible, isa na po ang pinaka para sa akin top dyan Genesis. Kasi mahirap kang makarating sa iba pa mga doctrines na wala kang fundasyon. Kagaya rin sa mathematics yan Mahirap makarating sa calculus, sa trigonometry, mahirap kong intindihan geometry, mga higher mathematics na yan. Kung yung foundational mathematical computations hindi mo alam, o calculations. Ano yung four fundamental operations ng math, di ba? Addition, subtraction, multiplication, and division. How can you do fraction, decimal? How can you do trigo and calculus? Kung yung addition, subtraction, multiplication, division, di mo alam. Parang yan ang Genesis natin. Mayroon po nawain yung mga sinasabi ni Paul sa Romans na, like Abraham, di ba? Sinasabi ni James na ganito, ganito, lahat ang binis nila sa ano sa Genesis? Diba? Ano sinasabi ni Peter? Like Lot, who vexed his righteous soul. His righteous soul being vexed by the filthy conversation of the Sodomites. So, hindi tayo magkaka-idea sa kanilang mga sinasabi kung hindi mo alam ang Book of Genesis. Kaya maganda pong inaaral natin ang Book of Genesis. Napaka-foundational niya. Mostly, ang Bible is about the nation of Israel. The Old Testament in particular, mostly it's about the nation of Israel. But the Book of Genesis tells us, paano nagsimula ang nation of Israel? How did they start as a race? Sino kanilang magulang? Ano kanilang naging background? So the Book of Genesis tells us that. Okay? So we will read Genesis 3. Now the serpent was more subtle than any beast of the field. Ano ba yung subtle? Yung pinaka-isa sa baga, ito yung pinaka-wise, matalino. Hindi naman yung subtle na hindi napaka-crusty. Hindi naman yan. Yung subtle, baga sa mga hayop, tingin natin ang aso matalino kumpara sa pusa kasi mas natetray ng ano, mas natetray ng aso kaysa sa pusa eh. Diba? Kaya hindi mo mag-train ng pusa. Kasi ito sa halip na hindi mag-train ng pusa. Pero yung aso, masag-train. So, mas subtle ang aso kumpara sa pusa.
Pero during creation time, o during Edenic time, no, panahon nila Adam and Eve, eh, ang pinakamakalino na hayop ng panahon na yan, kaya ahas, exclude muna yung ating idea na napaka-tuso o napaka-magulang, yun yun. The idea is wise, wise na hayop. Pag sinabi mong roll, kahit mag-roll. Pag sinabi mong fly, alin nga nila, mag-snake doon eh, hindi naman magkakam eh. Kasama lang sa sumpa, yung mga pagkakam niya, di ba? Lalo bago siya naisumpa, eh, yung sabihin, hindi siya gumagapang dahil pinag-usahan niya, sumpahin, ano? Sumpahin ka at yung tiyan yung gagapang buong buhay mo. At kahit na i-restore na yung millennium, i-restore na yung energy condition during millennium, pagdating ng millennium, eh, yung paggapang ng ahas, yun ang hindi pa rin i-restore. Ano? Apparently, before the curse, eh, ang ahas, eh, hindi yung gumagapang. And you say, snakes, lumilipad. Actually, ako na, meron pa mga ahas na kaya nilang lumipad. Kasi nagkocoil sila. Nagkocoil nila sarili nila sa sangsanga. And then, mag-spring up sila, mag-jump nila from tree or from branch to branch, using them, their body. Kocoil lang nila yan, i-spring nila, tapos aalan sila. Kaya nang mag-snake, kaya rin yan. Ano? Pagkang araw, yan ang sistema ng kanilang mobility para mag-alaw pa. Tapos sabi nito, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, God said, you shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest ye die. Pagkita niya ba dyan na nagulat si Eve sa pakikipag-usap dun sa dun sa salita ng ahas? Saan yun? Saan yun? Alam mo, dalawa lang kami ni Adam. Saan yun? Nagsasalita mo yun? Hindi ko siya nagulat, no? Meaning, during Edenic time, Edenic condition, kaya nila makipag-usap. Alam niyo ba na mga insect ngayon nag-uusap? Di ba yung mga bees, they tend siya, then nasaan yung mga 8 miles away, alam nila kung saan yung temperature yung pinagagalingan ng nectar. Ibubulong lang din sa ilang bee. Mag-uusap sila. Tama ang buhiyon. Pati mga langgam, di ba? Bakit yung mga langgam nagsasalubuman? Di ba? Nagbubulungan yun. Nag-uusap sila. So, kaya mo na tama ka pag-usap sa hayop ng araw. So, he was not surprised when the serpent talked to him. So, ito na yung actually, ligid sa alaman ni Eva, na yung pausap niya doon, eh, si Satanas na. Inukuban ni Satanas ang ahas. Diba? Hindi na yung ahas talaga ang pausap niya roon, si Satanas. Pero wala siyang idea na pausap niya doon, ay yung demonyo, si Satanas. Sabi nung Satanas sa kanya, inawal mo talaga ng Diyos ang pagkain niyo para sa prutas? Alam niya naman yung utos eh, pero nagsisimula siya mag-cast ng doubt. Kaya ito yung isang payo sa mga kababayan, ano? Umpisa pa lang, do not entertain. Tumali dito din eh, nakipagtalastasan pa siya eh. Kaya nga sa mga salesmen, di ba? Kinatimingan nila na wala ang husband. Pagka yung babae lang sa bahay, kung sila magsisayot, bakit mo? Testing mo, patarin mo. Eh kung lalaki yung alok eh, ako, wala kami pera, sa'yo baka na lang. Sarado agad, di ba? Pero pag babae, baka mo, baka mo. O di ba, di ba? Testing mo, testing mo. Halip na, sabi na lang na, wala sa budget, wala sa plano. Nakakamalan mo mali. Halip, talaga na mga alok eh. Testing po! Wala naman ba yung testing eh? Verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall it touch it. Addition yan ha. Nung binigay niyang command kay Adam,
Walang sinabi ang Diyos na liwag yung hawakan. Walang ganong pilil. Dagdag lang ni Eva yun. So, Eve was guilty of two things, no? The sin of addition and sin of omission. Pero siyang inad, inad niya yung liwag namin ng hawakan. Saka meron siyang binawas. Wala nang sinabi ang Diyos na baka kami mamatay. Pero bang sinabi ang Diyos na baka? Anong kandisa ang sinabi ng Diyos sa kanila? You shall surely die. The moment you eat of it, you shall surely die. Wala sinabing baka. So she was guilty of adding and subtracting from the word of God. And had bawas. Ako, mahingat din ako sa pagkukot ng mga Bible. Pagka hindi ko makot, balikan mo na lang sa Biblia. Kasi minsan, nagkukot ko tayo ng mga verses. Eh minsan, natyajapol-jampol natin. Pag hindi ka nalang sigurado, usap mo na lang ang Bible mo. Kaysa sa magkukot tayo ng hindi naman gano'n ang pagkakakot sa Bible. Pag ayaw sinasabi natin ang ayaw mo gawin sa kapwa mo, eh, ang ayaw mo gawin sa'yo, huwag mo gagawin sa kapwa mo. Hindi mo gano'n ang pagkakasabi ng Biblia. Nami-misrepresent natin eh, hindi naman gano'n pagkakasabi ng pag nakakaya mong gawin sa'yo, eh huwag mong gawin sa kapwa mo, hindi gano'n din eh. Ano sabi ng Bible? Ang gusto mong gawin sa'yo, ng kapwa mo, eh gawin mo sa ima. Wherefore, whatever ye would that men do to you, do ye also unto them. Nasa lang pagkatao na nagtatransfer ng message, ayaw mo raw gawin sa'yo, kami yan. Adding and subtracting na naman ang word of God. Okay, verse 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Take note of that word, know. Ito ba yung knowing na parang, alam ko na ngayon, nagkaka-idea na ako kung ano ang mabuti at masama. Hindi ho yun, it's been a knowing. The word knowing there means determining. Magiging kagaya kayo ng Diyos who determines what is good and right. Alam niyo po ba, mga kapatid, na Diyos lamang ang may karapatan to determine what is good, what is right and bad for man? Diyos lamang ang may karapatan gawin yan. Pero kinubuhan ng tao yung prerogative na yan ng Diyos, gusto mo niya ng tao. Sinabi lang ang Diyos na masama sa iyo. Sabihin mo, hindi, mabuti sa akin gawin ito. Kaya nilalabag isang utos, di ba? Sinabi ng Diyos, gusto mo masama sa iyo ang gagawa ng mga inanyuang bagay na mga nililok, nahango sa mukha ng tao, nakawagis ng nasa taas. Yung ginagawa ng tao. Di ba? Iniiba ng tao. Dinedetermine ng tao na mabuti sa kanya na gawin yun. Di ba? Yan ang naging nangyari sa tao. Inagaw niya yung posisyon ng Diyos to determine what is good and right for himself. Actually, it is God alone who has the right to tell us what is good and right for us. What is good and bad. Mundo niya ito eh, di ba? This is God's property. Alam niyo po, sa property natin, tayo may karapatan na magsabi kung anong magugustuhan natin, anong hindi natin papayagan in our own property. And this is God's earth. This is God's universe. Kahit tayo ay property ng Diyos. Di ba? Kaya wala tayo sa lugar na lalagot sa kaloban ng Panginoon dahil siya nagpe-prescribe kung anong mabuti at masama sa mag-aari niya. Even sa time. Time is God's property. Our money is God's own. Wala tayong karapatan na i-dispose, i-dispense. Ang lahat ng sinasabi natin atin, which in the first place, hindi naman talaga atin, dahil dyan ay pag-aari ng Diyos. Nasabi ni Job, naked came I out. Wala kang dala kung tayo lumabas sa mundong ito. At ubat din tayo pabalik. Ubat din tayo maalis sa mundong ito. Wala tayong pag-aari. That is why everything we call ours, everything I call mine, actually belongs to God, hindi akin. Kaya imabalance natin ito ayon sa kagustuhan ng tunay ng mag-amamay namin. And that is the very basic of stewardship. Pero yung pag-aasa tayo na
Alamak tayo ang final, tayo yung pinaka-final authority sa sinasabi mo ngayon. And you are playing God. Para kang Diyos. Diba? Knowing good and evil for yourself. But is God alone who has the right to do that part? It is God alone who has the right, who has the right to determine what is good and bad for us. Pero maraming tao ang hindi ho sumusunod sa ganyang panuntunan. Okay? Kaya yan nga ang gusto mangyari sana sa atin. You will become like gods. Knowing or determining good and evil. Ito ginagawa na maraming tao ngayon. Binigay na nga kagustuhan ng Diyos, labag ng labag pa rin ang tao. Ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Ang pumutos. Di ba yan ang malinaw na kagustuhan ng Diyos? Huwag kang gagawa ng mga lirawang inanyuhan, huwag kong sasabayin, huwag kong yuyukuran. Tamilin mo ang araw ng Sabat, magkaroon ka ng araw ng panambahan, igalang mo yung matinap, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksimulaan, huwag kang mag-iipot, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Lahat ba yan ang sunod tao? O lahat ang hindi nilalabag ng tao? See? Yan ang sinasabi ni Satanas na you will become like God, determining or knowing good and evil. Verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Ano ang mapapansin natin dito? Ito na yung major temptations ng tao. Andiyan lahat. The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Yan din ang inuulit sa atin ni John the Beloved sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world, for all that in the world, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Yung temptation kay Christ ni Satan dun sa wilderness, nung mag-fasting ang Panginoon ng 40 days and 40 nights, ganun din. Mag-fall pa rin dun sa three categories, the lust of the flesh, thou shalt make, turn this stone to bread. Last of the flesh. Nakikita mo ba ng lahat ng yan? Last of the eye. Tumalun ka sa templo dahil nasusulat ipagbibilin ka niya sa kanyang mga anghel. Lest you dash your feet against a stone. Pride of life. Anong nakikita ni Eve? And when the woman saw the fruit, that will make one wise, part of life, a fruit to be desired, last of the flesh. Yan ang temptations natin, mga kapatid. Sa tatlong kategoriya, no? Last of the flesh. Ano yung last of the flesh? Yung mga gusto ng katawan mo, either na, sexual gratification or satisfaction dahil comfortable ka sa ganito. You lust after this thing that tingin mo, ito yung magbibigay ng comfort, satisfaction sa iyo, dinawa. Last of the flesh. Last of the eye. Kung kapitbahay ko, ganda-ganda ng ano niya, dapat ako rin may ganun. Last of the eye. Ang tingin mo sa sarili mo, napaka-miserable eh, kasi ang pinapakita sa TV, magbalag na nito, makawa ka naman, ang kinalika. Pero di ba na yan? The evil of advertising. Sublimation yan eh, kaulit na kaulit sa TV. Hindi mo nararamdaman, pati ikaw dadadala na rin. Feeling ko, miserable ka kasi wala kang bago. Kasi hindi mo na-afford, hindi mo na-libre, gano'n to. Siyempre, papakita din sa iyo, yung mga magaganda. Ang sarap ng buhay ng mga may ganito, may ganyan. Hindi naman, luma. Diba? Pride of life, gano'n din. Sa kahit hindi kaya. Sige, ang natin bahay mo. Ano ko, makaiwan? Dapat, ano din ako niya? Pride of life. Ang turo sa kanyang Biblia, be content with such things as you have. Yung iba na hindi content. Maging konsabayan, hanggang sa kahit hindi naman kaya. Diba? Lalulubog lang sila. Alam niyo po ang bansa natin, meron tayong mga kaugalian na maganda, pagkaya ng hospitality, meron din kaugalian, hindi maganda. Yung
Mabubuta, meron lang may handa, ano may mga ganyan, ano? Pagka fiesta, di ba? Kaya naman sa mga kumano ko, pagkadatingan sa dito dito, wala ka naman tayo handa. Kahit yung pamutang yan. Pumutang yung sambung kalabaw, sambung baka, sikat ka naman. Pero pagkatapos nun, yung mahala naman ang iwas sa gagawin sa bumba, yun. Luma na ba? Luma na ba? O lumpas ay sa hindi namang wala nang ganun eh, di ba? Pride of life. Saan tayo nagpapagala sa, ano eh, masasabi ng iba, ano? Masasabi ng tao. Verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, pride of life, she took of the fruit, and they did, and gave also unto her husband with her, and he did this. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Dati hubad sila, pero wala silang manisya sa may hubad, ano? Pero ngayon, nakilala nila sa kanilang kalalagayan, at nagsimula silang tumahin ng mga dahon ng igos. Ay kung mga Pilipino sana ito, mga dahon ng saging na lang yan, madali pang gawin, no? Eh, dahon ng igos, madali siya tayo, pero tinahitahit, sinagaan nila yun. Eh kung Pilipino yon, dahon ng saging, mga apat na piraso lang yun, so, no? Dalawa. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos, ano? Kasi yung anak mo na alam mo naman ang ginawa, pero pinapulit mo, anong ginawa mo? Ganun din, where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And he said to told him, thou wast naked, hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee, thou shouldest not eat? And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it. Sinisip ang Diyos, ano? Hindi lang si Eva ang sinisip niya eh. Yung pagkakamali niya, pinasa niya sa babae, the woman. Ngayon, hindi lang si Eve ang kanya sinisip, pati Diyos. Thou has given me. Para mga impression, kung di ka nagbigay ng makakasama ko sa buhay, na babae, hindi ko sana nagawa yan. Sinisi na yung kasalanan niya kay Eva, isinisi pa rin sa Diyos. Parang self-guilt, mamayang hapon, patitikap natin yan ako sa ating Sunday school mamaya, no? Transfer of guilt na nagawa ng mga mata. Magagaling yung mga bata sa inyo. Verse 12, and the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did it. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. Ganun din ang ginawa ni Eve, ano? Pinasa din naman kay? Sa dun sa ahas. Wala lang may turo yung ahas, eh. Ano nagtapos sa kanya? And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle. And above every beast of the field. Cattle pala siya, no? Above all cattle. And above every beast of the field, upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito pong verse 15, yan po kauna-una promise of a Messiah. It is called the first messianic promise. Ang kauna-una pangako. Pagkakapangako na makakaroon ng isang Mesiyas. Yung tinutukoy din ang binhi ng babae, that's the first of Christ, the seed of the woman. Dahil yung nung nabuo si Christ, hindi naman kasama ang seed of man. It's just the seed of Mary. The egg cell of Mary. Plus the power of the Holy Spirit. Kaya the seed of the woman. And the seed of the serpent, which is Satan, ano, will crush the heel of our Lord. Kailan nangyayari yan? Nung kina-crush ang Panginoon ng ulo ni Satanas.
on the process of crushing the head of the serpent, the Lord will crush his heel. And that took place on the cross of Calvary when the Lord was nailed on the cross. Dahil nung matapang Panginoon sa cross, yun ang naging dahilan ng kaligtasan ng mga elect ng Panginoon. Okay, doon po natupad in Genesis 3:15. 16, after the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. And thy desire shall be to thy husband, that he shall rule over thee. So doon yung naging consequence sa babae. Magiging mahirap ang kanyang paglilihi, ang kanyang bubuntis at pagsisina. I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow, thou shalt bring forth children. Eh kung hindi sana nagkasala si Eve at ang tao, ano? Padali lang mga anak. Makasabi mo na sa kumadron eh. Nakakapi ka, no? Ano? Tapos na? Umubasa ka? Wala ka ba? Ano? Ulo pa lang. Kasi yung bilis-bilisan mo na. Nakatapos pa kapi ko eh. Wala kayo nag-hirap, ano? Nanganganak ka, nagkakapi eh. Eh dahil sa pagkakasala ng tao, eh, naging mahirap ang pati nga nila eh, parang nasa kabilang hook, nasa hukay na ang kabilang pako. Pero hospital ako ng kaso, no? Lahat ng pictures nila nakakuha doon eh, mga babae na parang nasa namata, at the brink of death. Magsisimbolo na ang babae sa panganak, yung isang paa niya nasa hukay niya. Talaga naman, di ba? Di ba si Gracia, pinanganak niya si Benjamin? Tinawag nga ang pangalan niya bago siya nawala ng malay, Benoni. Tinawag nga ang anak niya na Benoni, kapatang ang Benjamin. Namatay sa panganak yun, di ba? Mapag nga ngayon, maraming namamatay sa panganak. Kaya sabi ng Bible, solo, thou shalt bring forth children. Kasama yan sa consequence, yung peligro sa pag-anak ng mga kaluluwa. Pero okay, matakot. Matakot naman kayo doon. Advance tayo ngayon. Hindi pa si Sarya na lang yan. Huwag tayo. Ay, yung maghirap sa pagluwal. Verse 17, and unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Sama pala nakikita yun. The voice of wife. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Alam nyo, blessing ang nakikinig sa misis. Minsan hindi, pero minsan blessing. Diba? Mamaya aralin natin yan. Kailan ba blessing ang nakikinig sa misis? At kailan ba blessing hindi? Okay. Diba? So, may mga tayo na dapat tayo nakikinig, pero may mga tayo na dapat kahit mga asawa, eh, manilindigan kahit nang sabihin ng misis. And sabi nito, unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. 18, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. And to Adam also and to his wife did the Lord God bring coats of skins and cloth then. So ano ang consequence sa lalaki naman? In sorrow you will eat your bread. In the sweat of thy brow you will eat your bread. Thorns and thistles. Siyempre, noong araw, agriculture lang naman ang nagalan eh. Kabuhayan, agriculture or paghahayupan, ano? Pero sa mga naghahalaman, eh, yung thorns and thistles, pagsisimbolo yan ng pagiging magalit ng buhay.
Kahit anong hanap buhay natin, pag-ibista, pag-opisina, may kakibat yan ano na parang pagalit. Pero resistance ang pamumuhay. Yung kaunti ka na-promote, hindi maaaring walang resist sa pag-promote mo. May resistance ng buhay. Tatayo ka na isang shop. Alam mo, ganun lang kadalit. Bili ka na ng tools, bili ka na ng... Pagkuha ka lang isang pwesto. Mamaya, kapitbahay ko lang, magre-reklamo dahil sa amoy, dahil sa ingay. May resistance. Di ba? Parating may, ano, may kakambal na pagabal, what na. Baga, may kasama na hirap, bandang hirap. Okay na yung hirap nung trabahuin mo na lang eh. Pero tinarabaho eh, meron pang babata. Gaya na ano. Hirap na nga yung mag-araro, hirap na nga magtanim, magbili. Tapos, tutubuan pa ng labo. Diba? Di ba dagdag pa hirap eh? Sina sinasabi kasama yung sa consequence ng kasalanan na curse is the ground. Kaya buhay natin, may kakaibat na hindi lang hirap pa din. No? Resistance, parang nagmerong pag-resist. So, angat-angat ka ng konti, ganun na naman kakambal yan na parang halahata sa'yo, parang may tendency na hilahi ka mula sa pinutahan mo. Pero mayroon yan. Akala natin eh, yun lang mga labor na magdadamis ka. Kahit hindi ka pinapawisan, kahit nasa office ka, hindi naman literal na kailangan tumatagat ka ng office eh. Ibig sabihin niya ng in the sweat of thy brow, paghihirapan. At paghihirapan. Ang kakainan po natin ay magagaling sa ating pinaghihirapan. Walang paghihirap, alam. Kahit naman yung mga mayaman eh, di ba? Sila ba naging mayaman, hindi naghihirap? Maliban na lang siguro, doon sa mga mayaman, mayaman na, tapos kung ipinsili lang ang mga anak nila, nagising na sila sa isang mayamang pamilya. Hindi na sila nag-hira. Pero yung pag-maintain ng yaman, mahirap pa rin yun. Di ba meron ganyan? Ang mga magulang mo mahirap, tapos umaman sila dahil sa pagsisilika. Yung mga anak nila, pinanganak nila sa kalagayang mayaman na sila. Ngayon, mawawala sila. Sino mag-maintain ng yaman? Hindi mga anak. Hindi kakambal pa rin hirap yun. Kaya hindi natin mababali itong sinasabi ng Biblia, no? In the sweat of your brow, you'll eat your bread all the days of your life. So, balik ko lang po yung ating introduction. Kanina, no? Man was created to rule. And God has given him the mandate to rule. Binigay ng Diyos sa atin yung authority at yung command na mag-rule. Saan yan? Sa Genesis 1:26 to 28. He is to subdue the earth. Diba? Tingnan natin yan. So yung command na mag-rule, eh binigay po sa tao yan. Let them have dominion or control over the fish of the sea and over the fowl of the air. Verse 28, and God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. So God created man to rule. Pero kailangan i-rule natin ang proper. Nakakalungkot, hindi natin namamanage, you know? I-abuse. Kaya ang mundo, nilagyan na ng Diyos ng mga natural resources, eh, that's for the consumption of man. Kaso lang, because of abuse, yun, hindi nangyayari sa atin, no? Self-destruction. Pero mga kapatid, meron tayong mandate mula sa Diyos, tumakbon. Mamahala. At hindi lang ang utos ang binigay sa atin, abilidad. Binigyan tayo ng Diyos ng abilidad at kapasidad para sa bagay na yan, na mag-rule. Kaya nga, binigyan tayo ng mga faculties. Ito mga faculties na ito, na magbibigay sa atin ng ability na magampanan, yan, utos na yan na mag-rule. Kaya itaganan ninyo sa inyong isipan, I was born to rule. I was born to rule. I was born to lead. No matter your station in life, you're born to lead and to rule. Alam niyo, marami sa mga problem ng mundo ngayon. Problem of the world, problem of nations, government, societies, families, churches. Alam niyo problem kung saan natin itong race?
sa mga tao ng problem sa leadership. Either due to abuse of their power, o doon naman sa mga nag-abstain sa kanilang duty to rule. Doon ba lang naman matitrace nila? Marami po sa mga suliranin ng mundo ngayon dahil sa pag-abuso sa panunungkulan o sa pag-abandona sa kanilang responsibilidad na nanguna. Bakit magulog din sana isang barangay? Ano nga niya? Oras ang disoras ang nangyay, matutulog ka na. Yung mga tao walang pakailan sa kapitbahay, napapasok pa. Nagalala ka magpahinga dahil yung paso. Magkakantahan, nag-alasin ko ng mga, nag-alasin sa mga. Anong volume nagsimula? Ano yun ang volume? Yung mata. Pagsumbong pa sa barangay, ang lagay ng barangay. Wala rin. Inutil na barangay, walang silbi. Ano yan, mga barangay din din na ginagamit ang kanilang kapangyarihan. Nakatakot sila sa tao. Dahil sila batuta lang, makakalaban nila, supak. Eh, dapat wala na sila sa pwesto pag ganyan, ano? Yun lang ginagam pa rin yung kanilang tungkulin. Para saan ba ang barangay, di ba? Yan ang pinakamagagawang unit para pagdalahan ang ating mga hinaing at pagsesettle ng mga problem. Pero kung sa barangay level pa lang, wala na. Ano pa, masahan ko. Kahit ba, hindi na nagsusubok sa polis eh. Sa NPA na lang nagsusubok eh. Di ba? Mabuti pa sa NPA, swift justice. Hindi lang screen, eh, swift, mabilis. Alala ko yung kasama ko driver eh. Sinaktan yung kahanap niya. Pwede na lang, buwi. After one week, buwi na. Ano, kamusta na? Kamusta yung mag-anak ko? At yung nanakit? Ayos na? Ano ka, ayos na? Ayos na. Sinubok pala sa ito eh, di patay na. Ganun lang. Kasi meron mga nasa panunungkulan na hindi ginagampanan ng kanilang tungkulin. So maraming po sa mga problema ng mundo, ng society, ng pamilya, ng mga simbahan, ay dahil sa either na inabuso ang kanilang leadership o hindi ginampanan ng kanilang leadership roles. Halit masalalawa yan. Yung mga bansa na ruled by dictators, meron mga bansa na ayaw mag-rule ang kanilang leader. Kailangan niyo yung mga, sino nang tinakamanan doon the last emperor? The last emperor of China. Actually, ang gusto kong emphasize doon, eh hindi yung mismong bata na last emperor. No? Yung kanyang kahit. Si Dowa Chen, ang pangalang Dowa Chen. Sa halip na mag-rule, eh, wala, ganyan na siya. Nag-extravagant ang pamumuhay. Bigyan ng budget para sa Navy. Ang ginawa niya, marble na ship. Ilagay niya sa kanyang man-made lake. Ano ba, papahukay ka ng lake? Man-made? Gagawa ka ng lake na hinukay lang ng mga milyong-milyong mga peasants. Tapos ang bangka ko sa lip na lady ko, eh, panlaban sa mga foreigners, eh, marble. Gawa sa marble. Kung kayo magpaparty. Ang ulam niya araw-araw kailangan 120 araw-araw na courses, na putahe, hindi naman niya nagagalaw yung iba yan. Kailangan araw-araw ganun. So, simply refuses to rule. While millions of his, of her, constituents ay nakamatay dahil sa gutom. Kalikula, during the Roman Empire, ganun din ginawa niya. Hindi lang nabuhay siya na buhay na debauchering. Kundi buhay na talagang ayaw niya mag-group, kundi puro lang ano, kaligayahan. Kaya humina ka nalang empire during his time. Atalaya. Rurulong ka niya mga anak, but actually, it's her who is fully ruling. Mga anak niya na kinahari, hindi naman siya talaga sila na kumipun. So, mga problems, matitrace mo eh. Matitrace sa leadership. Either na na-abuse ang leadership o hindi nagampanan ang paninuhin. So, it calls for us
ano, nasaan man tayo, nasa opisina, nasa trabaho, ang trabaho natin, o nasa bahay, o mag-leader sa simbahan, eh, ito rin manawagan sa atin ang hukong namin. Bakit maraming pastora? Walang pastor. Walang pastor. Walang malaki gusto mag-assume ng posisyon. At ulay, mga babae, sila nangyayin yung tumayos sa posisyon. Mataraming mga tinatawag ng commander. Mamigin mo natin kay commander. Siguro yun isang bagay na ipapaguhin natin, ano? Kailangan tayo na susunod. Di ba, misis? Parang gano'n, so, di ba, misis? Ano? Kailangan, i-assume natin ang ating pagiging El Capitan. El Capitan ng ating mga tahanan, ano? Ay yung nasa timon, nag-direct. Bakit ngayon, mas marami sa public office, babae? Sino naman nanalo Kapitan Del Valle? Kami dyan sa barangay natin, barangay Katuparan, babae. Babae, kapitan natin. Ang dami ngayon mga kababaihan na gumukuha ng public office. Supposed to be, kung ideally speaking, ano, kung ideal ang mga atin natin. Ang mga babae, nasa dapat tinastahan natin. Ang sabi ng Bible, they are supposed to be what? They are supposed to be what? Keepers at home. Keepers at home. And they can never be happier any other place. Kundi doon sa lugar kung saan talaga sila tinawag ng Panginoon. Akala ba natin masaya yung babae na para siya singa na namamanduhan niya kahit sa lalaki? Hindi ko masaya yun. Alala ko yung sa kapilala ko, no? Asawa niya, sinaduhan niya ng bahay. Pagkapasok, tinututukan niya ng shotgun. Sige, pumasok ka, sabog ka! Ang tapang niya. Walang magawa, hindi talaga makapasok. Ang ginawa ng mga asawa. Pinuntahan yung kapatid ng asawa niya. Eh, kaibigan ko yun. Pinagpunta yung mga kapatid ng asawa. Bakit ayaw mo rin kong sabihin ko? Bakit ba tinututo ka mo rin ng baril? Ewan ko pa dyan, matatakot. Matatakot naman. Ayaw yung babae. Nanalo lang pala. Ewan ko dyan, napakaluwa. Matatakot naman. Kaya ano, i-assume natin yung ating mga position, ano? Ideally speaking, dapat ang mga kababayahan sa mga Bible. Eh, alam nyo, pag Bible na nagsabi, hindi nyo pwedeng i-improve yan eh. Eh, i-improve nyo kung ito yung Biblia, eh, Diyos na yung may panukala niya. Diyos na nag-design niya. Mas kagaling pa tayo sa paplano ng Panginoon. Kasi bakit hindi ideal ang babae sa leadership? Because of their fluctuating emotions. Sometimes it is due to the chemical imbalance in their body or because of the hormones in their body. Hindi nga sila dependable as leaders because of their fluctuating emotions. Kaya hindi naman sila designed for that. Eh. Yung oo ngayon, baka bukas, hindi na oo yun. Na iba-iba yung mahirap sila sa leadership. Ngayon, kapag ka sinunod mo sila, eh, ba'y ka naniwala? Naniwala ka naman. Balik sa'yo. Naman na lalaki. Hindi ba balik pa sa'yo? Kaya kung tusundin mo natin ang Biblia, mga kapatid, dapat ang mga kababayan ay, ano po, keepers at home. Keepers at home. Kaya natin yung mga lalaki. Hindi naman pagmamalit sa babae yan eh. O baka ang lalaki nasa position nila eh, binamalit na eh. Hindi mo pagmamalit sa babae yun. Oh. May kanya-kanyang role.
may kanya-kanyang role na binigayan Diyos. Ina-assume ng lalaki yung kanilang role kung saan sila dinesenyo ng Diyos. At hindi ko po silang nilagay doon eh panglimita sa kababaihan yun. Pero hindi humatek yan, hindi maintindihan nyo. Alam nila, masaya. Kapag nanitikta-tiktahan nila ang sahod nila, eh, masaya sila. Hindi ko masaya yun. Mas secured ang feeling ng babae na nalikin sila ng asawa nila. Nagulog sila. So, patuloy po natin ngayon niya na pwede patuloy po kayo at pakasan po natin ang Diyos. Kailangan ng Diyos, mga bagay, mga salamat po sa panahon na pinagkaloob. Parang po ang mga patuloy ng ginaway, kaya patuloy ng mga nakaas. Mahayag sa literalitaan, na patuloy ng paninturuan ng mga salitong salita. Natutunan ang mga pinagawang prinsipyo at ipamuhay ang mga pinagawang efektibo, lalo sa komunidad, ng sa ating iglesia at isang mga kami kapag ng influensya. Ay huwag mga mataas, kaya nalangin at salamat sa mga pinagawang prinsipyo. Ako po na po kayo.